Part 13. After a nice lunch with the team, I decided to go back to the hotel. Wala ako sa mood mamasyal dahil siya lang din naman ang iniisip ko. Nakabili na naman ako ng iilang pasalubong kina ate at mama. Hinihintay ko rin ang mensahe ni Dave. Pero wala pa talaga. Hindi pa nga niya nabasa ito dahil unread pa hanggang ngayon. Panay pa ang titig ko sa kabilang gusali. Nasa loob kasi ako ngayon ng isang kafe na katapat lang nito at katabi ng hotel na tinutuluyan namin. It's 3 o'clock in the afternoon. I've done organizing my stuff. Kung babalik siya bukas sa Pinas, gusto ko sanang sumama na lang din sa kanya. Total bukas lang din naman ang ticket ko pa uwi. Pero pwede naman akong mag-extend kung gusto niya. But what's the point of extending? Nakakainis lang din. Kahapon ko pa siya gustong makita. Eh, galit at nagtatampo pa. I looked at the time again in my wristwatch. I've been sitting here for half an hour thinking of nothing. Guilt is hunting me. Alam ko, kasalanan ko. Kaya ako ang unang lalapit sa kanya. Inayos ko ng mabuti ang sarili nang makapasok ako sa elevator ng hotel na tinutuluyan niya. Tiningnan ko pang mabuti ang cellphone ko. I have the screenshot of his room number from Mamita before. Madali lang naman na hanapin ito. Kanabehan man ako, ay mas nanag naman ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya ako na mismo ang magpapakumbaba ngayon. Tahimik ang hallway nang makalabas ako sa elevator. This hotel is not that huge. It's pretty decent and normal. Halos naman kasi lahat dito sa Japan ay maliliit. But they also have the foreign type designs, and they can definitely offer the traditional way of living if you want to experience it. Nakita ko agad ang numero sa pinto ng hotel room niya dahil iilang metro lang ito mula sa kinatatayuan ko. I was about to take my step forward when I heard his door open. So I back out a bit and hide in the corner near the elevator. Bumukas kasi ang kwarto niya kaya nagtago muna ako sa gilid. Are you sure about tomorrow? Boses ng babae. Yes, I have nothing to do anyway. And besides, I have an emergency meeting. Nagpatawag kasi si Daddy at kailangan ko nang bumalik bukas ng maaga, si Dave sa kanya. Kinabahan na ako. The heck? Why the hell are you hiding, Bea? Baliw ka na ba? And who's with him? Don't tell me it's Brianna Mercedes. Sumilip na ako at tama nga naman ang kutob ko. It's Brianna Mercedes and they're both outside. Galing sila sa loob ng kwarto ni Dave. Naalala ko rin sa text ni Dave kagabi sa akin. May company tour sila ni Brianna ngayon at tapos na siguro. You still haven't changed, Dave. Si Brianna sa kanya, nakangiti pa siya. Ang mukha niya lang ang nakikita ko ngayon. Nakatalikod kasi si Dave, dahilan na hindi niya ako nakikita. Do you think people change? Brianna pamiwang niyang nakaharap sa kanya. So, will I see you tonight? Si Brianna sa kanya. What tonight? Isip ko, tumaas lang din ang kilay ko sa kanya. I can't really understand my feelings right now. It seems like she's so eager to get Dave back into her. By her beauty and classical decent look, walang lalaki ang hindi siya hihindian. Kaya natatakot din ako, at isali mo na rin ang hanggang langit na selos ko ngayon sa kanila. I'm not sure, but me let you know anyway. I'll knock in your door if you'll say no, bahagyang tawa niya. What knock on your door? Don't tell me dito lang din siya naka-check-in talaga. Shit this. Mura ng isip ko. Natawa na si Dave sa sinabi niya, kaya umiling-iling na siya. Okay, I'll see you late, Dave. Okay, bye. Tinitigan lang siya ni Dave hanggang sa makapasok siya sa kwarto niya. Now I know, nasa ikatlong linya lang din ang kwarto ni Brianna. Hindi nga naman ito kalayuan sa kwarto ni Dave. Pumasok na agad siya at sinaril lang din ang pinto. Umatras na ako at nagtago. I'm so furious right now. I never thought that jealously strike me this damn bad. Umayos na ako at naglakad palapit sa pinto niya. Nilingon ko pa ang paligid at walang tao. Huminto ako sa harap ng pinto at huminga ng malalim. I was about to knock the door but my ego hit me. Mataas kasi ang pride ko. Oo, mataas na mataas ang pride ko. Sobra na kahit mamatay ako sa selos, ayaw kong lumapit sa kanya. Umatras ako ng bahagya pabalik sa gilid, at kinuha ang cellphone para tawagan siya.
It ring a couple of times and still he's not answering it. Pinatay ko ito sa inis at nag-send ng mensahe sa kanya. Dave, ano ba? Are you free to talk? Hoy, kausapin mo nga ako. Ilang mensahe na ang nasend ko. Ayaw pa din mag-reply ng makong na to. Kaya sa sobrang inis ko ay humakbang ulit ako palapit sa pinto niya at kinatok na ito. Hanggang sa binuksan na niya. Nakatiimbagang pa siyang nakatingin sa akin ng buo. He looked at me from head to toe. Tumaas lang din ang kilay ko. Nakasuot lang naman ako ng normal na jeans at jacket. Napailing siya at lihim na ngumiti bago ako tinalikuran. Hinayaan niyang bukas ang pinto. Ibig sabihin pinapapasok niya ako. Ha? Great. Okay, walang imikan ha. Maingat ko lang din itong Senara at Neil Ibot ng tingin ang buong paligid ng hotel niya. It's pretty decent and huge, and it also have a veranda. Ba't ba ang hilig niya sa may veranda type? Kumunot ang noo ko nang makita ang tasa na nasa mesa. They're having their cuppa before. Hindi pa kasi niya naligpit ang tasa nilang dalawa at nasa maliit na mesa pa ito dito. Kaya ako na mismo ang kumuha at nilagay ito sa may maliit na kusina dito. Dave, wala kasi siya, baka nasa banyo lang din. Tama nga naman ako, dahil kakalabas niya lang din mula rito. Sinunod ko lang siya ng tingin. Halata pa rin ang galit niya. Parang bumagsak na ang puso ko ngayon sa sahig, dahil kanina pa ako nakatayo dito at hindi man lang siya nagsasalita. Hindi ko rin kasi alam kung paano magsalita ng una sa kanya. I swallowed hard while looking at him. He grabbed his laptop and sat down. He slowly rolled up his sleeve up to his arms, making his muscly arms more evident in display. Mas naging matipuno siya sa paningin ko ngayon. I never looked at him thoroughly for the past weeks because I was so busy. Hindi ko na namalayan ang kaibahan ng pangangatawan niya ngayon mula noon. Kumuha ako ng dalawang baso at nilagyan ito ng tubig. Lumapit ako sa kanya at nilagay ang isa sa gilid ng mesa para sa kanya. Are you not gonna talk to me? Umpisa ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ako ang may kasalanan kaya ako dapat ang mauuna. Naninibago lang din kasi ako. Noon kasi kahit sa maliit na bagay siya palagi ang nauunang lambingin ako. Pero kabaliktaran na ata ngayon. What for, Bea? What's the point of talking? You don't listen to me anyway, buntong hininga niya. Tumalikod na ako at kinuha ang tubig ko. Dave, that was just for that night. Hindi na mauulit. And by the way, what's Brianna doing here? Ba't kailangan pa niyang pumasok dito sa loob? Inis na tugon ko. Mabilis lang din nagbago ang tuno ng pananalita ko dahil sa selos. She's just a client, Bea. Tupad na tugon niya, di pa rin siya nagangat ng tingin sa akin. Ha, yeah, a client. Ismad ko, may client ba na atat sa'yo? She exposed her feelings on you in publicity at nagugustuhan mo naman. Taas kilay ko. At least she's proud of it, tiimbagang niya. Tumayo na siya sa pagkakaupo. Nataman ata ako sa huling salita niya. Kaya napalunok lang din ako. Uminit lang din ang tainga ko sa inis dahil totoo naman ang sinabi niya. And you liked it. Perhaps you like her. Inis na tugon ko. Ex mo siya diba? Hindi nga naman mahihindihan ang ex. Shit, mura ko sabay talikod sa kanya. Don't go overboard, Bea, matigas na tugon niya. Bakit, not aman ka, after all those touching and kissing with all the cameras flashing on you both yesterday. Wala na, Dave, I'm so freaking jealous and it kills me. Galit na tugon ko. Is that your reason of going out naked on stage? Because of that stupid jealousy, Bea. Do you even trust me? Same time ang titig ng mga mata niya sa akin. Halata ang pagod nito. Halata ang walang tulog sa mga mata niya. Namaywang na akong nena sa kanya. I trust you of course. But I don't trust her. She can easily tame you. Ako? Anong ipagmamalaki ko, Dave? Wala diba? Iyon palang talo na ako sa kanya, Dave. Halos ibuga ko na ang galit sa puso ko ngayon. Namuo na rin ang luha sa mga mata ko. Naiiyak na ako sa mga sandaling ito. I don't like this. I don't want this. Sa malutong na mura niya, tumalikod na siya. Your insecurities are killing you, Bea. I never asked anything from you.
Did I even ask a thing? Wala diba? I just want you to be with me. Having you alone is more than enough, Bea. Namula na ang mukha niya sa galit at inis. He's furious and hurt too. Alam kong mahal niya ako at alam kong pilit niyang iniintindi ang lahat ng mga bagay na gusto ko. All that material things and fame. I don't want that. Sabay sipa niya sa gilid ng upuan. Tumulo na ang luha ko sa mga mata at natahimik lang din akong nakikinig sa kanya. Hinilamos lang niya ang palad sa mukha. Yes, my insecurities are killing me. That's why I'm doing everything not just for myself but for him. I just want you to be proud of me. Gusto ko rin naman na may ipagmamalaki ako sa daddy mo, Dave. Hindi mo kasi naiintindihan. Sabay iyak ko. Ano pa bang mahalaga sa'yo? Hindi ba pwedeng sapat na ako, Bea? Mahinahon na tugon niya. Ilang ulit ba akong magmamakaawa sa'yo na pakasalan mo? Until when will I offer my heart and soul to you? Bea, am I still not enough? Tiimbagang siyang titig sa akin. Namuulang din ang luha sa mga mata niya at mabilis na tinalikuran ako. Umiyak na akong lalo at pinahiran ang bawat butil na luhang pamatak sa pisngi ko. I love him so much. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko ata maisip ang sarili ko na wala siya sa tabi ko. I'm doing this for his family. Gusto kong hindi ako maliitin ang pamilya niya, ng ama niya. Pero mali din pala, hindi na tama. Dave, will I go to Paris? Sabay punas ng luha ko. Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Ang totoo ayaw ko nang pumunta pa ng Paris. Tama na sa akin ang experience na ito. After what happened last night, I've realized that my heart is more important than my dreams. Anong silbi ng gusto kong abutin sa buhay kung di ko naman siya kasama sa buhay ko? Gusto ko lang naman na itanong sa kanya to. I want him to hold me still tightly and never let go. Namiss ko ang pagiging possessive niya sa akin. I want it back. Napahinto siya ng hakbang at humarap sa akin. Napako lang din ang mga mata niya sa paa ko. He doesn't want to look at me in the eye. For Christ's sake, Dave, look at me in the eye. Sigaw ng isip ko. Is that what you really like to do? Same time na titig niya, napakurap pa siya at pinigilan ang luha sa mga mata. Is that what you really like to do? Same time na titig niya, napakurap pa siya at pilit na pinigilan ang luha sa mga mata. If I'll go to Paris, I'll be away for 2 years. 2 taon akong mawawala sa kanya. Hindi ko ata kaya. We stare for a moment and my tears started to fall again. No, I don't want to go. Ayaw ko. Umatras siya ng bahagya at kinuha ang jacket niya sa gilid. Ramdam ko ang mabilisang pagpahid ng luha niya sa mga mata. Mas umiyak na akong lalo. Hindi na siya humarap pa at maingat lang din na lumabas ng kwarto. Napaupo na ako ngayon at mas humagulgol na ng iyak sa sarili. I want to chase him, I really want to. But my whole body can't move, and it seems like my whole world is pinned right in front of me. Ilang oras ko rin siyang hinintay na bumalik sa kwarto ng hotel niya. Wala ata siyang planong bumalik. Kaya tumayo na ako mula sa pagkakahiga sa sofa dito. I even looked around and there's not much here. Wala siyang ibang gamit na dala, maliban nga lang sa hand carry na men's LV traveling bag na nasa gilid. Kinuha ko lang to at tiningnan ang laman sa loob. 2 formal na polo at 1 pants lang din ang laman. May notepad at ballpen din sa gilid. Kinuha ko na to at nagsulat na ako ng mensahe para sa kanya. Inayos ko lang sarili at tinitigan ang mukha sa salamin bago lumabas sa kwarto ng hotel. Nilibat ko muna ang kabuuan nito. I know he'll be going back to the Philippines tomorrow. Wala na rin akong gagawin kaya uuwi na lang din ako bukas. Mahina akong humakbang palabas ng hotel. Tumawid sa daan, at mabilis na pumasok sa kwarto ng hotel ko. Mabuti na lang at wala pa si Tina. Usapan kasi ng grupo na mag-night out, at hindi na ako sumama. Mabilis ko lang inayos ang lahat ng mga gamit ko. Panay pa ang punas ko sa luha ko ngayon. Mugto na ang 2 mata ko. Nakakainis lang din. Nang maayos ang lahat ng gamit ay naligo na ako. Dinama ko ang bawat patak ng tubig sa mukha. I got carried away with my jealousy and I forgot to trust him deeply. Nang matapos ay pinatuyo ko ang buhok gamit ang hair dryer. Uminom lang din ako ng mainit na tubig.
Hindi kasi ako kumain. May pagkain naman, pero wala akong gana. Tinitigan ko pa ang cellphone. Nakangiti pa akong pinagmamasdan ng iilang litrato naming dalawa dito. Marami kaming selfie at stolen shot sa probinsya, at nakakatawa lang din ang iba dito. Na-miss ko siya, sobra. Gusto ko pa naman sana siyang may akap ngayong araw. Pero dahil sa sobrang selos ko, ay hindi ko ito nagawa sa kanya. Umayos na ako sa kama at nag-send na ako ng huling mensahe sa kanya, bago pinatay ang cellphone ko para matulog na. In my note that I left, "Dave baby, I love you. I'm sorry, I got carried away. Pasensya na, nagseselos lang kasi ako ng sobra, mahal kasi kita. I'll see you in Pinas. Uuwi na rin ako bukas. Beauty. P.S. I will always choose you, Dave XOX. In my text message, "Dave baby, bumalik na ako sa hotel ko. Please take care. I love you always and I'm sorry." Kumunot agad ang noo ko habang nakatingin sa showbiz balita sa TV. "I'm eating some banana bread that ate bought from work. Birthday daw ni Donna kagabi at may pinabalot pa siya para sa akin talaga. In fairness, ang bait na niya sa akin ah. She always shares some foods to ate too." Nagtaka nga si ate sa pinag-iba ng ugali niya ngayon kumpara noon. Mas friendly at approachable na raw siya. "I wonder if her and Jazz are still on." Umiling na ako at kumain na lang din. Pero nahinto lang din ang kain ko nang makita ang mukha niya, nilang dalawa ni Brianna sa TV. "The heck? They've captured them together coming out from the airport yesterday. The gossips around are saying that they're having a secret date in Japan, as both of them attended the Asia's Top Model show." Shit lang din ah. Napakuyong kamao ako at nalanta ng gusto ang banana cake sa kamay ko. Kung nakikita lang ang usok, siguro nasusunog na itong bahay namin ngayon. Nakakainis. Tumayo na ako at kumuha ng malamig na tubig sa refrigerator. Pakiramdam ko sa sabog ang puso ko sa mga oras na ito sa sobrang inis. "Huwag mo nang pansinin. Showbiz lang naman iyan at hindi totoo," si ate sa gilid. Kakapasok lang niya bitbit ang plato at kutsara. Nagluto kasi siya sa kusina. Tapos na siguro, kaya tinulungan ko na. Umismid lang din ako at kinuha ang ulam sa kusina na niluto niya. "OMG! Ang ganda mo, Bea!" sigaw niya. Agad akong natarante sa boses niya. Napaawang lang din ang bibig ko nang makita ang sarili sa TV. It was a clip video that was taken during the fashion show in Japan. "Gosh! I never thought it was me. It doesn't look like me. Iba ata ang nakikita ko at hindi ang sariling ako. I look so different and yet, fabulous. I'm so proud of you. Darling of the crowd and into Paris." Pasigaw ni ate sa tabi ko. Ang lawak pa ng ngiti niya nang humarap siya sa akin. Umiwas na ako at kinuha lang din ang iilang ulam na niluto niya. Napansin niya siguro, kaya tumikim na siya. "Ayaw mo bang pumunta ng Paris?" "Hindi ko alam, ate, kibot balikat ko." Nilapag ko na ang lahat ng niluto niya at umupo na. Wala pa si Kuya Joey. Overtime sa trabaho at mamaya pa iyon. Kaya kaming dalawa lang din ang nandito sa bahay. Natahimik lang din ako. "Alam mo hindi kita maiintindihan minsan." Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Panay pa ang subo niya ng pagkain sa bibig. "Noon kay Jazz, gustong gusto mo ng mag-asawa. Ngayon na si Dave ang atat na magpakasal sa'yo ay ayaw mo na. Ano ba talaga?" Napalunok lang ako at mahinang kumain. Nag-iisip lang din ako sa sarili na kung anong magandang sasabihin ko sa kanya. "I know you want something to prove for yourself, Bea. And there's nothing wrong with that. Lahat naman tayo ay may gustong marating sa buhay natin," sabay ayos niya. "Do what really makes you happy. Huwag mong isipin ang ibang tao, dahil hindi naman nila hawak ang buhay mo. It's your life, remember." Pagpapatuloy niya, uminit lang din ang pakiramdam ko at naluhan na sa sinabi niya. Minsan lang kami nag-uusap ng ganito ni ate. Puro kasi biro at tawanan kaming dalawa. Kung lisipin ko nga naman hindi naman kami naghihirap na katulad ng iba. May iniwan naman si Papa na lupa namin doon sa probinsya. Masaya si Mama doon at si Ate dito sa piling ni Kuya Joey. Life is so simple. No stress, no competitors, no insecurities and no jealousy.
Gusto ko ng ganito. Ang mabuhay ng simple kasama ang taong mahal na mahal ko. Why do you make it so hard, Bea? Ano ba talaga ang gusto mo? Mabilis ko lang din na pinahiran ang luha ko. Inabot lang din ni ate ang tisyo sa akin. Mahal mo ba siya? Tumango na ako. Hindi na ako makapagsalita. Para akong bata na puro tango at iyak lang ang nalalaman. Hindi pa kasi mabuti ang pakiramdam ko simula nang makarating ako kahapon. He haven't messaged me yet, nor called me. Nagtatampo pa siya ng sobra sa akin. Alam ko. Let's play this game, okay? Ngiti ni ate. I'll ask you 3 questions. You don't have to explain yourself, okay? Just give me numbers between 1 to 10. It's a rate game, okay? Tumango lang din ako at pinatuyo lang din ang luha ko. This is what I love about ate. She never let me down when it comes to things like this. Napapatawa niya ako palagi, at napapagaan niya ang pakiramdam ko. Gaano mo ba kamahal si Dave? From 1 to 10, yumuko na ako at inangat ang 2 kamay ko. I'm giving 10 scores. Sumeryoso lang din ang mukha niya at bahagyang ngumiti pa. Gaano mo gustong maging supermodel? From 1 to 10. Nahinto ako ng saglit at nag-isip ng mabuti. Then I raised my both hands, giving an 8 scores. May problema tayo dito, sabay iling niya at natatawa pa. Ate naman sabay pahid sa mukha ko ng tissue. Nagsimula na naman kasing umambo ng luha ko sa mata. Nakakainis na. Ang babaw ng luha ko talaga. Last na to na tanong. Kaya mo bang mabuhay na wala siya? Maabot lang ang gusto mo. Napakurap ako sa tanong niya. Nakatitig lang ako ng husto sa kanya. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. It's okay, you don't have to answer it straight away. Pag-isipan mo ng mabuti, Bea. Minsan lang tayo magmahal at mahalin ng totoo ng isang tao, Bea. Isang beses lang silang dumadaan sa buhay natin. You're torn between a good career and love. But you know what's the difference between your love story to the others. Taas kilay niya. Tinaas pa niya ang kutsara na hawak sa kamay. Dave Mondragon has everything. Nasa kanya na ang lahat. Everyone look at him from below. He's on top, Bea. Tinitingala ng karamihan at pinapangarap ng iilang kababaihan. Ano sa tingin mo ang kulang sa kanya? Sabay tayo, ano sa tingin mo ang kulang sa kanya? Sabay tayo niya. Are you willing to trade your love for your dreams? While he's willing to trade all his wealth and money in the world just to get your heart. Kumalabog lang ng husto ang puso ko habang pinagmamasdan si ate. Humakbang na siya patungo sa kusina. Parang sampal sa mukha ko ang sinabi niya sa akin. Tago sa puso ito. Napako lang din ang mga mata ko sa plato sa harap ko ngayon. My heart's pounding so much. Isang tao lang din ang sinisigaw nito. Tama nga naman si ate, at ba't ko pa pinahihirapan ang sarili ko. Mas pinahiran ko na ang luha ko at tumayo na. Kinuha ko lang din ang cellphone ko sa kwarto at tiningnan ito. Mas bumilis ang tibok ng puso ko nang mabasa ang mensahe niya sa akin. I miss you so bad, darling. I love you.